Ang Palawan ay isa sa probinsyang pinagkalooban na magagandang tanawin at saganang likas na yaman. Katuwang sa pagpapanatili ng kagandahan nito ay ang mga mamamayang Palawenyo. Kasabay ng pagpreserba at pangangalaga ng likas na yaman ay ang patuloy na pagsasagawa at pagpreserba ng mga kultura at tradisyon na ating namana sa mga naunang henerasyon. Kultura na nakasanayan mula panoon, tradisyon na isinasagawa hanggang sa ngayon. Ating sariwain upang ang hamon ng bagong panahon ay malagpasan natin. Ito ang kwento serye number 1 para sa mahal kong bayan ng Aborlan at bilang pakikiisa sa Rakudan Festival. Ano nga ba ang Rakudan Festival? Pero bago natin sagutin yan, sabay-sabay muna nating sariwain ang mga kultura at tradisyon ng mga Aborlanons. Nandito tayo ngayon sa Sityo Tabiay, Kabigaan, Aborlan, Palawan, kung saan kasalukuyan po natin nakikita na nagtutulungan ng ating mga kababayan na naghuhugas ng luya. Ang gawaing ito ay nagpapakita ng isa sa ipinagmamalaki nating kultura. Ito ay ang pagbabayanihan, kung saan ang bawat miyembro ng komunidad ay nagtutulungan upang mapadali ang isang gawain. Pagkakaroon ng tabuan. Ang pagdadala ng iba't ibang produkto sa pamilyahang bayan tuwing araw ng Linggo ay isa sa mga nakaugalian na ng mga mamamayan ng Aborlan. Sumasalamin ito sa kung ano ang uri ng hanap buhay ng mga mamamayan na naninirahan rito. Ang Aborlan ay kilala bilang isang munisipyo sa lawigan ng Palawan kung saan 22% ng mamamayan nito ay nakabilang sa katutubong Tagbanwa. Tara, sabay-sabay nating sariwain ang kultura at tradisyon ng munisipyo ng Aborlan. Ngayong hapon po ay kasama po natin si Mr. Jaime Rinson Sr. na kung saan po ay siya isang manggagamot dito sa City Tabiay, Kabigaan, Aborlan, Palawan. Isang tradisyonal na manggagamot na kung saan gumagamit ng halamang gamot, ugat na makakatulong sa mga kababayan at mga kasama sa sityo dito po sa Sityo Tabiay. Dito ang gamot na ito, ginagamot sa sakit ng tiyan. Ang pangalan nito, manlalasay. Pag magsakit ang tiyan mo, gayatin mo, bago ilagay sa baso, inumin para magtigil ang sakit ng tiyan. Ito sa ulagak, gamot din sa mga ubo-ubo na hindi tumitigil. Kilala rin ang Aborlan sa katutubong sayaw ng mga katutubong Tagbanwa na tinatawag na kundar, na kung saan ito ay isinasayaw tuwing may okasyon at kung nagkakaroon ng ritual o pagdiwata. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Tugatak, Kepet it Tarindak, Suryano, Sagayan, at Tarok. Uyma naman ang tawag sa katutubong awitin na kung saan inaawit ito tuwing may okasyon o may pagdiriwang. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpreserba sa katutubong paraan ng pagsulat ng mga Tagbanwa na kung tawagin ay Surat it Tagbanwa. Ang bayan ng Aborlan ay tinatag noong June 28, 1949 na nakabatay sa Executive Order 232 Series of 1949 na pinamagatang Converting into Municipalities the Municipal Districts of Aborlan and Brooks Point South of the Province of Palawan sa ilalim ng panunungkulan ng dating Presidente ng Republika ng Pilipinas, Elpidio Quirino. Kaugnay nito, ang taunang pagdiriwang ng Foundation Day ng Munisipyo ng Aborlan tuwing 28 ng Hunyo ay nakabase sa Ordinance No. 10, Series of 1997 as sponsored by Honorable Palau at inaprubahan noong June 28, 1997 ng dating Mayor ng Aborlan, Rafael Ortega Sr. Ang Rakudan ay nanggaling sa salitang Tagbanwa na ang ibig sabihin ay magsama-sama o magkita-kita at gatherings naman o coming together sa salitang Ingles. Isa sa dikain ng programang ito ay mapakita at sariwain ang mga kultura at tradisyon ng munisipyo ng Aborlan. Kaya, anumang hamon ng bagong panahon, gamitin natin gabay ang pamanang kultura at tradisyon dahil isa ito sa pundasyon na nagpapatibay ng isang disiplinado at responsabling mamamayan ng Aborlan. Ako po si Jano Suklan Indangan, ang vlogger ng Aborlan. Magan Aborlan, maligayang pagdiriwang ng Rakudan Festival!